Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-online. Ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Gusto ko pong ipaalala sa inyo na may isa pa akong channel, yung pong Papa Dudut Vlogs, na kung saan ang aking profile picture ay naka-white po ako at naka-sombrero. Huwag niyo pong kalimutan na mag-like, share and subscribe din po sa channel na yon. Aminin man natin o hindi ay may mga tao na kahit na walang ginagawa sa atin ay galit na galit tayo sa kanya. Yung makita mo pa lamang ang mukha niya o marinig ang boses niya ay sira na kaagad ang araw mo. Ngunit may mga nagsasabi rin na mag-iingat ka sa mga taong kinaiinisan mo dahil baka mapaglaruan ka ng tadhana. Ay ang galit mo ay maging pag-ibig. Posible nga bang mahulog ka sa taong nagbibigay palagi ng inis at galit sa iyong puso? Dear Papa Dudut, the more you hate, the more you love. Kung gaano raw kalaki ang galit mo sa isang tao ay ganun din kalaki ang pag-ibig na ibibigay mo sa kanya pagdating ng panahon. Noon ay hindi ako naniniwala sa mga ganyang klase ng kasabihan. Itago mo na lamang po ako sa pangalan Cathy, 31 years old ngayon at isang housewife na nagbabantay ng dalawang anak at isang sari-sari store. Sumulat po ako sa programa mo dahil gusto kong i-share ang love story namin ng aking mister na itago nyo na lamang po sa pangalang Douglas. Since birth ay kilala ko na si Douglas. Paano ay kapitbahay namin ang pamilya niya. Mas matanda siya sa akin ng 2 taon. At bata pa lamang kami ay asar na ako sa kanya kasi binubuli niya ako dahil sa kulot ang aking buhok. Kulot salot daw. Pansit kanton daw ako na tinubuan ang mukha at katawan. Malakas talaga siyang mangasar kaya sa tuwing maglalaro kami ng patintero o tagu-taguan ay sinasabi ko sa mga kalaro ko na huwag pasasalihin si Douglas. Madalas ay pinapaiyak niya ako sa pamamagitan ng panunukso niya sa akin. Kapag nagsusumbong ako sa parents ko ay tinatawanan lang nila ako. Magkaibigan kasi ang mga magulang namin kaya palagi nilang sinasabi na away bata lamang ang namamagitan sa aming 2 ni Douglas. Naalala ko pa dati na iniisip kong kulamin si Douglas. Gumupit ako ng buhok niya at nilagay sa ulo ng aking manika. Pinagtutusok ko yon ng karayom sa pag-aakala sa ganoong paraan ay makakaganti ako sa lalaking kinakainisan ko. Pero walang nangyari, Papa Dudut. Buhay na buhay pa rin ang mokong. Isa sa hindi ko makakalimutang ginawa sa akin ni Douglas ay nang nilagyan niya ng bubble gum ang aking buhok. Gumanti yata siya sa paggupit ko sa buhok niya. Talagang isinuksok niya hanggang sa anit ko ang bubble gum kaya nang gupitin ng nanay ko ay nagkaroon ako ng panot. Iyak ako ng iyak. At nakapagsalita pa ako ng hindi maganda dahil sa galit ko. Pinalo naman si Douglas ng nanay niya at pinagalitan na huwag ugaliin na asarin ako palagi. Buti na lamang at summer vacation na mangyari yon kaya kinalmo na lamang ako kesa meron akong poknat sa ulo. Kaya nang magpasukan ay sobrang ikli ng aking buhok. At naging tampulan pa ako ng panunukso ng mga kaklasiko na akala mo ay mga perfect person. Umabot ang pangasar ni Douglas sa akin hanggang sa magdalaga ko. Hindi na niya ako nabiro na kulot-salot nang magparibanda ko. Kaya lang kaya may nagawa yata kong mali at nasira ang buhok ko. Nadry yun ang sobra kaya tinawag naman ako ni Douglas na babaeng alambre. Wala talaga siyang character development. Kahit binata na siya ay habi pa rin niya ang tuksuhin ako hanggang sa mamula na ako sa sobrang galit. Nang magbinata si Douglas ay tinadtad siya ng pimple sa mukha niya kaya nagkaroon ako ng panukso sa kanya. Kung babaeng alambre ang tawag niya sa akin ay lalaking pinipig naman ang tawag ko sa kanya. Yun nga lang ay hindi siya naapektuhan sa panunukso ko sa kanya. At tinatawanan pa niya kapag tinatawag ko siya ng ganon. Ang ending, ako lang tuloy ang napipikon. Kahit ang mga nanliligaw sa akin ay kinakausap niya at sinisiraan ako. Kesyo meron daw akong putok,
Parang luya ang aking paa at mabaho daw ang hininga ko. Lahat ng yon ay walang katotohanan pero sadyang mga engot ang mga manliligaw ko before at naniniwala sila sa mga kasinungalingan ni Douglas. Kapag hindi ko bet yung suitor ko ay ayos lang naman. Pero may suitor kasi ako na gustong gusto ko. Kaya nang siniraan ako ni Douglas sa lalaking yon ay talagang hindi na ako nakapagpigil pa. Nang makita ko siyang nakatambay sa labas ng bahay nila ay kumuha ako ng kawayan at hinampas yon sa braso niya. Gusto ko nga sana na isungal-ngal yon sa bunganga niya dahil yon ang ginagamit niya sa paninira niya sa akin. Aray ko, bakit ka ba nang hahampas bigla? Ang nakangiwing sambit naman ni Douglas. Dapat lang sa iyo yan, kulang pa nga yan sa mga paninirang ginagawa mo sa mga manliligaw ko. Daig mo pa nga ang chismosa dito sa barangay natin eh. Yung iba, mapapalampas ko pero yung sinabi mo kay Winston na meron akong boyfriend ang hindi ko mapapalampas. Sasagutin ko na sana si Winston eh. Tapos dahil sa kasinungalingan mo, ayaw na niya akong ligawan. Gigil na gigil kong sigaw kay Douglas. Halos maiyak na nga ako sa sobrang inis noon. Dapat nga magpasalamat ka sa akin, Cathy. Nalaman mo na kaagad na madali pala siyang maniwala sa mga sabi-sabi. At saka masyadong mababaw ang pagmamahal nila sa iyo kasi umaatras sila kapag nalalaman nila ang mga kapintasan mo. Ang natatawa niyang sagot. Anong kapintasan ang sinasabi mo, Douglas? Kasinungalingan ang mga pinagsasabi mo sa kanila. Ang sabihin mo, ayaw mo akong maging masaya. Naiingit ka ba sa akin kasi may naniligaw sa akin tapos sa iyo ay wala? Ah, alam ko na. Bakla ka siguro, bakla. Panunokso ko sa kanya. Imbis na mainis ay tuwang-tuwa pa si Douglas sa panunokso ko sa kanya. Mas nainis ako sa pagtawa niya ng malakas. Napaiyak tuloy ako sa sobrang sama ng loob. Isinumbong ko siya sa parents ko pero ang sabi nila ay lambing lamang yon ni Douglas sa akin. May ganun bang lambing? Yung aasa rin ka hanggang sa parang gusto mo nang pumatay? Nagkaroon ako ng pahinga ng mag-aral sa malayong school si Douglas. Nag-boarding house na siya at tuwing Sunday lang umuwi sa kanila. Nagpasalamat ako sa Diyos kasi nilayo niya ang itinuturing kong demonyo sa buhay ko. Napatunayan ko rin na si Douglas talagang hatlang sa pagkakaroon ko ng love life. Nang once a week na lamang kasi siya na nasa kanila ay nagkaroon ako ng jowa. Wala na kasing naninira sa akin. Nang malaman niyo ni Douglas ay pumunta pa talaga siya sa bahay at sinabi na may nagkamali na raw sa babaeng alambre. Siyempre hindi ko ipinakita na napipikon ako at gusto kong hilahin ang dila niya. Sinabi ko na matagal na dapat ako may jowa kung hindi lang niya ako siniraan sa mga suitors ko. Simula ng araw na yon ay napansin ko na kapag nasa kanila si Douglas ay nakikita niya ako ay hindi na niya ako inaasar. Napagod na siguro siya o kaya ay naisip niya na wala namang magandang maidudulot ang ginagawa niya sa akin. Nung una ay masaya ako kasi naging mapayapa na ang buhay ko. Pero nang magtagal ay parang hinahanap-hanap ko na ang pang-aasar niya sa akin. Hindi ko alam sa aking sarili kung bakit. Siguro ay nasanay na rin ako sa tuwing makikita ako ni Douglas ay hindi pwedeng hindi niya ako iinisin. Hindi nga nagtagal ang relasyon ko sa aking first boyfriend, Papa Dudut. Siya ang nakipag-break sa akin at ang sabi kasi ng parents niya ay study first daw muna bago ang love. Grabe, ang iniya ko noon. At nang nalaman ni Douglas na nakipag-break sa akin ang jowa ko ay inasar na naman niya ako. Wala naman daw talaga magtatagal sa isang babaeng alambre. Magpasalamat na lang daw ako at may pumatol sa akin. Si Mama ang nagsasabi kay Douglas ng mga nangyayari sa buhay ko. Kung uso na siguro ang salitang Marites noon ay isa si Mama sa mauunang matatawag na Marites. Sinabihan ko na si Mama tungkol sa pagkukwento niya sa nangyayari sa buhay ko sa kabilang bahay. Ang sabi niya ay si Douglas kasi mismo ang nagtatanong sa kanya kung ano ba ang latest sa akin.
si Douglas pala talaga ang mas bagay na tawaging Marites. Balik na naman si Douglas sa routine niya. Tuwing Sunday ay hindi po pwedeng hindi siya kokota sa pang-aasar at paninira ng araw ko. Kaya para hindi na niya ako matawag na babaeng alambre, ay pinaayos ko na ang aking buhok. Pinatreatment ko at nang umayos na, ay pinakulayan ko na ng blonde. Nang tumagal ay nanilaw na, kaya naman babaeng mais na ang tawag niya sa akin. Kasi kakulay daw ng buhok ko, ang buhok ng mais. Kung may talent man si Douglas, yon ay ang mag-isip ng pang-aasar sa akin. Hindi talaga siya nauubusan ng itatawag o itutokso sa akin. Kahit na anong gawin ko sa aking buhok ay meron pa rin siyang maiisip na itukso sa akin, Papa Dudut. Very talented. Mas lalong nawala ng oras si Douglas na asa rin ako na mag-OJT na siya at kasunod noon ay nagtrabaho na kaagad siya. Nasyak ako ng very light nang malamang ko sa mama niya na nakasakay na ng barko si Douglas. Sabi pa ng mother niya ay baka mamiss ko raw ang anak niya kasi wala nang mang-aasar sa akin. Naku tita, hindi ako makakaramdam ng pagkamiss kay Douglas. Happiness nga ang nararamdaman ko kasi nasa dagat na siya at malayong malayo na sa akin, ang sabi ko sa nanay ni Douglas. Pero alam mo Cathy, bago siya umalis ay sinabi niya na mamimiss niya ang pangiinis niya sa iyo. Lambing lang talaga ni Douglas sa iyo yun yung pang-aasar niya. Turan pa niya. Noon ay hindi ako naniniwalang lambing yun ni Douglas sa akin. Talagang pinanganak siya para asarin ako. Pero dahil sa meron na siyang trabaho at sa malayo pa ay naisip ko na wala nang mambubwisit sa akin. Hindi ko man inamin sa nanay ni Douglas. Pero totoong mamimiss ko ang mga pangiinis ni Douglas sa akin. Totoong matagal nang hindi umuwi si Douglas. Nakatapos na ako ng college ay hindi ko pa rin siya ulit nakita. Ganun pa man ay naging saksi ako sa pag-asenso ng pamilya nila. Makikita mo talaga na may nagtatrabaho sa abroad sa isang pamilya kapag napapaganda na ang buhay nila. Palagi ng palaki at pataas ng pataas ang bahay ni na Douglas, Papa Dudut. Mukhang malaki ang sinasahod ng mokong kasi nagagawa nilang magpaganda ng bahay. Sa paglipas ng panahon ay nasanay na ako na wala ng Douglas na nangaasar sa akin. Nagkaroon na rin ako ng trabaho kaya naging busy na ako. Nakakakilala ako ng iba't ibang tao at nagkaroon muli ako ng boyfriend. Yun nga lang ay hindi na nagtagal kasi cheater pala siya, Papa Dudut. Pero hindi pa rin ako sumuko sa paniniwala na makikilala ko rin ng lalaking inilaan ng langit sa akin. At nakilala ko na nga si Ronald. Siyang naging third boyfriend ko. Ipinakilala ko siya sa family ko at tinapat ako ng tatay ko. Ang sabi niya ay hindi niya gusto ang hilatsa ng pagmumukha ni Ronald. At may mga tattoo pa siya kaya nasabi yon ni Papa. Kaya hindi ko binigyan ng pansin. Ganun naman kadalasan ang mga tatay sa anak nilang babae kapag may jowa. Lahat ng nagiging boyfriend ay hindi pasado sa kanila. Para sa akin ang importante ng panahon na yon ay masaya ako kay Ronald. Mahal ko siya at ganun din siya sa akin. Sabi ko pa nga ay hindi mahalaga ang opinyon ng ibang tao kay Ronald. Mabuting lalaki siya sa paningin ko. Kaya yun lang ang dapat kong paniwalaan. Ako ang mas nakakakilala sa kanya at hindi naman si Papa. Hindi naman nagkulang si Ronald na ipakita at iparamdam sa akin na karapat dapat siya sa pagmamahal ko, Papa Dudut. Sweet siya at palagi niya akong sinasabihan na maganda ko. Kapag pinupuri ako ni Ronald ay hindi ko maiwasan na maalala si Douglas. Puro kasi pang-aasar at panglalait ang naranasan ko kay Douglas. Kaya nanibago ako ng puro magagandang salita naman ang nakuha ko kay Ronald. Isang gabi ay nakarinig ako ng ingay sa bahay ni na Douglas habang nanonood ako ng paborito kong teleserye.
Parang ang saya-saya nila kasi may tawanan at sigawan pa. Talagang nagkakagulo sila. Hindi ko na lang pinansin at baka may okasyon lamang sa bahay ni na Douglas. Kinabukasan ng umaga ay ginising ako ni Mama. Yung mukha niya ay excited na parang may maganda siyang ibabalita sa akin. Napabangon tuloy ako at na-excite din. Nang tanungin ko kung bakit niya ako ginising ay sinabi niya na dumating na pala si Douglas. Kaya pala ang ingay sa kabila ay dahil sinorpresa ni Douglas ang pag-uwi nito. Wala raw itong pinagsabihan kahit na sino kaya kagulo ang pamilya niya sa sobrang tuwa. Akala yata ni Mama ay matutuwa ako. Naisip ko pa lamang na bumalik na si Douglas ay parang katapusan na ng mundo ko. Ay hindi pala, katapusan lang pala ng maliligayang araw ko. Oo na yung katapusan ng mundo, Papa Dudut. Ano ba ma? Talagang ginising mo ko para sabihin yan? FYI, hindi ko hinihintay ang pagbabalik ng mokong na yon. Kaya hindi ako interesado kahit nandyan na siya. May inis kong sabi, Papa Dudut. Hanggang ngayon ba eh, galit ka pa rin kay Douglas, anak? Away bata lang naman yung sa inyo, dapat ay hindi ka nagtatanim ng galit sa kanya. Paalala pa ni Mama. Ma, ang dami kong bad memory sa childhood days ko nang dahil sa Douglas na yon. Maintindihan naman siguro ni Lord kung bakit galit ako sa kanya. Saka dapat ay hindi mo na ako ginising, Ma. Nagbabawi ako ng tulog eh. Sambit ko pa sabay talukbong ng kumot. Paala ka dyan. Magsisisi ka kapag hindi mo nakita si Douglas. Aba, ang gwapo na at ang macho pa. Mukhang nahiyang siya sa barko. Parang nang tatakam na sabi ni Mama sabay labas ng aking kwarto. Inalala ko ang mukha ni Douglas nang huli ko siyang nakita. Patpatin at tantad ng pimples ang mukha niya. Hindi ako naniniwala sa sinasabi ng nanay ko. Sobrang imposibleng nag-glow up sa barko si Douglas. Sinasabi lang yun ni Mama para bumangon ako at puntahan si Douglas. Isa pa ay hindi ako matatakam sa ibang lalaki dahil meron na akong Ronald, Papa Dudut. Kahit ganoon ang sinabi ko kay Mama ay may parte pa rin ng puso ko ang naku-curious kung ano na ang itsura ni Douglas. After ng ilang taon na hindi ko siya nakita. Sana kung totoong nagbago na siya ng anyo ay pati ugali niya ay ni-level up na rin niya. Iniisip ko pa na matured na siya kaya hindi na niya ako aasarin. Ewan ko sa self ko, Papa Dudut. Gusto ko nang tumayo at pumunta kina Douglas para makita ko siya. Yun nga lang ay nahihiya ko at baka kung ano ang isipin ng mokong na yon. Lumipas ang ilang araw pero hindi ko pa rin nakikita ang lumalabas si Douglas sa bahay nila. Hindi na rin nagkwento si Mama ng tungkol kay Douglas. Sinadya niya siguro para ma-curious ako ng bongga. Hanggang isang umaga ay hindi na ako nakatiis pa. Sinabi ko sa sarili ko na dapat ay makita ko na sa araw na yon kung totoong nagbago na ng itsura si Douglas. Ang naisip ko ay magkunwaring may hinihiram sa bahay ni na Douglas para may dahilan ako kung bakit ako pumunta sa kanila. Pero bago ako pumunta sa bahay ni na Douglas ay nag-ayos muna ako ng kaunti. Itinali ko ang buhok ko na straight na at hindi na parang alambre. Nagpulbos pa ako at kaunting papula ng labi. Dahil sa kilala na ako ng pamilya ni Douglas ay hindi na ako nagtaupo sa gate nila. Dire-diretso na akong pumasok. Tumigil ako sa nakabukas na pinto ng bahay at saka ako tumawag. Tita, pahiram po ko ng malaking kawali, sigaw ko. Wala kasing tao sa salas nila. Baka nasa kusina o kwarto kaya kailangan talaga ay pasigaw para marinig. At doon na nga lumabas mula sa kusina si Douglas na shorts ang suot at walang pang itaas. Halos hindi ko pa siya nakilala, Papa Dudut. Totoo kasi yung sinasabi ni Mama na gumwapo at gumanda ang katawan niya. Pati kutis niya ay gumanda rin. Wala na siyang pimples at kahit na pimple marks ay wala. Parang gusto ko tuloy magtanong kung ano ang sabon na ginagamit niya sa mukha niya at naging ganun siya kakinis.
Nakita ko ang signature ng ngiti ni Douglas. Kapag ganon ay alam ko na hindi maganda ang lalabas sa bunganga niya. Oy, si babaeng alambre, no more. Nagpunta ka ba rito para makita ako? Namiss mo ko, no? Pang-aasar na sabi ni Douglas. Ay, nandito ka na pala. Sorry, hindi ko alam. Si titang hinahanap ko, hindi ikaw. Manghihiram ako ng malaking kawali. Ihirap ko sa kanya. Para-paraan ka rin eh. Manghihiram ba talaga ng kawali o gusto mo lang ako makita? Sige na. Anong lulutuin mo sa malaking kawali? Nagahamon niya ang tanong sa akin. Eh ano bang pakialam mo sa lulutuin ko? Alam mo Douglas, tumatanda ka na pero isip bata ka pa rin. Ayaw mo pa rin tumigil sa pang-aasar sa akin. Hindi ko alam kung anong kasalanan ko sa iyo at trabaho mo pa rin ang sirain ng araw ko. Sabi ko sabay talikod para umuwi na. Tinawag pa ako ni Douglas at ibibigay niya raw ang hinihiram ko pero hindi ko na siya pinansin. Doon ko nalaman na hindi pa rin siya nagbago. Ako pa rin ang paborito niyang asarin. Tinanong ko sa mama ko kung nagbakasyon lang ba si Douglas or for good na at hindi na aalis. Ang alam niya raw ay nakabakasyon si Douglas pero magiging matagal ang bakasyon dahil may itatayo raw na business sa may bayan. Gusto raw nito na makita nito ang improvement ng business na gusto nito kaya hindi mo na ulit sasampa ng barko. Alam ko Papa Dudut na araw-araw ulit akong makukonsume kay Douglas. Kaya nag-isip ako ng paraan para makaiwas sa kanya. Nagpaalam ako sa parents ko na mag-a-apartment pero ayaw nila akong payagan. Bakit ko pa raw yun gagawin gayong malapit lang ang bahay namin sa workplace ko? Ang lakas daw ng loob kong miwalay sa kanila kahit na wala akong alam sa gawaing bahay lalo na sa pagluluto. Bilang isang masunuring anak ay sinunod ko sila Papa Dudut. Ako na lamang ang iiwas kay Douglas para hindi siya magtagumpay sa pang-aasar sa akin. Palagi tuloy akong overtime sa work para hindi ako maagang makauwi sa bahay. Baka kasi inaabangan ni Douglas ang pag-uwi ko kagaya dati para lamang inisin ako. Yung pagod ka na nga sa work tapos eh ganun pa ang sasalubong sa'yo. Hindi nakakaganda, Papa Dudut. Ilang gabi rin ako nakaligtas kay Douglas. Mukhang maaga kasi siyang matulog kaya hindi na niya ako naaabangan sa oras ng uwi ko. Ang naging kapalit nga lang noon ay palagi akong pagod at late nang umuwi. Sa trabaho ay palagi akong antok dahil sa kaunting oras lamang ang naitutulog ko. Nakita ninyo ang sakripisyo ko para maiwasan ang pang-aasar sa akin ni Douglas. Kaya naman ang sumapit ang aking off at sinabi ko sa aking family na huwag nila akong istorbuhin dahil ang gusto ko ay matulog maghapon. Huwag na huwag nila akong kakatukin sa kahit na anong dahilan. Maliban na lamang kung gugunaw na ang mundo. Para maging masarap ang tulog ko ay nagbukas ako ng aircon at ibinaba ko ang makapal na kurtina ng bintana para madilim. Nagsindi pa ako ng scented candles na ginawa para daw sa good sleep. Nag-off din ako ng phone para walang makaistorbo sa akin. Talagang ginawa ko ang lahat para maging masarap ang tulog ko. Deserve ko yon dahil halos 2 weeks akong palaging overtime sa trabaho. Mabilis naman ako nakatulog. Perfect ang temperature at ambience sa kwarto ko. Ang tahimik pa ng paligid. Pero wala pa yatang isang oras ako nakakatulog nang bigla akong nagising dahil sa malakas na music sa bahay ni na Douglas. Ang una kong gustong gawin ay sugurin ang bahay sa kabila para sabihin na baka pwedeng pahinaan ang music nila dahil may natutulog pa. Pero pinilit ko munang matulog bago ko yun gawin. Nagtry naman ako na bumalik sa pagtulog sa kabila ng malakas na music pero hindi ko talaga kaya, Papa Dudut. Doon ako bumangon at lumabas ng kwarto. Nainis kong tinanong kay mama kung sino yung nagpapatugtog ng malakas. Kinumpirma niya na si Douglas daw, Papa Dudut. Mas lalong nag-init ang aking ulo. Sabi ko kay mama baka po pwedeng puntahan niya si Douglas at sabihin na natutulog ako. Aniya bago magpatugtog ng malakas si Douglas ay nagtanong ito kung nasaan ako.
Nang sabihin ni Mama kay Douglas na natutulog pa ako ay sa araw ito nagpatugtog ng ganon kalakas. Kaya nalaman ko na sinadya talaga ni Douglas ang malakas na music para buwisitin ako. Umakyat na sa ulo ko ang dugo ko. Nagdidilim na ang paningin ko nang puntahan ko si Douglas sa bahay nila. Naabutan ko pa siyang nagsasayaw sa salas nila. At nangaasar pa akong nginitian, Papa Dudut. Hoy Douglas, wala ka talagang modo no? Alam mo namang natutulog ako tapos eh magpapatugtog ka na parang para ka mag-isa sa mundo. Wala kang konsiderasyon. Ilang gabi akong puyat at ngayon lang ako matutulog ng maayos. Alam mo ba yon? Umuusok ang ilong sa galit kong sigaw sa kanya. Tinetest ko kasi yung bagong bili kong speaker. Ayos ba ang sound? Ganda ng bass no? Nangaasar na tanong ni Douglas. Mas gaganda yan kung babasagin ko yan sa harapan mo. Sige, huwag mong patayin yan at ibabalibag ko talaga yan. Hamon ko. Huwag naman, mahal ang bili ko dyan. Sige na, papatayin ko na ang music. Nagawa pa niya akong tawanan kahit namumula na ako sa sobrang ines. Pero dapat nung una pa lang ay hindi ka na nagpatugtog. Alam kong alam mong tulog ako Douglas. Nananadya ka lang talaga. Gigil kong sigaw. Pinatay naman ni Douglas yung malakas niyang patugtog at lumapit siya sa akin at sinabi niya na sinadya niya raw na magpatugtog ng malakas para lumabas ako at sugurin niya. Gusto pala niya akong makita dahil ilang araw na niya akong hindi nakikita. Hindi ko alam kung bakit may naramdaman akong kilig, Papa Dudut. Pero syempre hindi ko pinahalata sa kanya. Nagalit-galitan pa rin ako at sinabi ko na wala talaga akong balak na makipagkita sa kanya dahil alam kong aasarin niya lamang naman ako. Nang sumunod na weekend ay sinabi sa akin ni Mama na meron kaming outing sa isang beach resort. Matagal-tagal na rin akong hindi nakakapunta sa dagat kaya excited na ako at agad akong pumayag na sumama. Tinawagan ko si Ronald at baka po pwedeng sumama siya para makapag-bonding na rin kami kasama ang family ko. Pumayag naman siya at sinabing susunod na lamang dahil meron pa siyang ginagawa. Isang jeep ang sinakyan namin papunta sa Calatagan, Batangas. Sobrang saya ko sana pero nang nalaman kong nauna na pala si na Douglas at ang family niya sa beach resort ay nasira kaagad ang mood ko. Kay Douglas lang ako nainis ha, hindi sa buong family niya. Siya lang kasi ang nambubwisit sa akin. Si Douglas pala ang gumastos ng outing na yon, Papa Dudut. Parang late welcome party or celebration. Gusto ko sanang umuwi na lamang pero wala akong masasakyan pabalik. Ang nakakainis pa ay sinadya pala ni Mama na huwag sabihin sa akin na makakasama namin si Douglas para sumama talaga ako. Mabuti na lamang at dumating si Ronald, dala ang kanyang kotse. Pwede ko na siyang ayain na umuwi dahil may sasakyan na pero naisip kong sayang naman ang pagdadrive ni Ronald papunta doon kung hindi namin mai-enjoy ang beach. Nag-swimming kami ni Ronald at nakisali sa games na si Douglas ang nagbigay ng papremyo. Talagang naglabas siya ng malaking halaga ng pera. Ewan ko kung nagyayabang siya o ano pero kahit paano ay na-proud ako sa kanya kasi mukhang nakapag-ipon na siya ng maayos habang nagtatrabaho siya sa barko. Bukod sa napaayos niya ang bahay nila ay meron pa siyang itinatayong business. Pagdating sa bagay na yon ay kahanga-hanga si Douglas. Pero maliban doon ay wala nang ibang bagay na dapat hangaan sa kanya. Napansin ko na simula ng outing ay hindi na naman ako pinansin ni Douglas. Kagaya ulit noong nagkaroon ako ng boyfriend ay hindi ko tuloy maiwasang isipin na baka may gusto si Douglas sa akin. Kaya sa tuwing may jowa ako ay hindi niya ako inaasar. Pero sa tuwing naaalala ko ang pang-aasar niya sa akin ay nabubura ang iniisip ko na gusto niya ako. Walang lalaki na kapag gusto niya ang isang babae ay halos papatayin na niya ito sa sobrang inis. Siguro ay busy lamang siya sa pag-aasikaso ng business niya. That time ay going stronger pa rin ang relationship namin ni Ronald. Bagaman at hindi ko na-feel na welcome siya sa family namin ay walang problema yon sa akin. Naniniwala ako na darating ang time na makikita nila na mabuting lalaki si Ronald at hindi ako nagkamali ng pagpili sa kanya. Ang ginawa ko ay palagi kong isinasama si Ronald sa bahay sa tuwing wala akong pasok.
Doon siya nagdi-dinner para masanay ang pamilya ko sa kanya. Talaga bang sigurado ka na sa Ronald na yon, Cathy? Tanong sa akin ni Papa. Siya na po ang gusto kong mapangasawa, Papa. Kaya sana eh matanggap niyo na siya. Mabait siya. Alisin niyo na ang iniisip ninyo na masama siya dahil lang sa rugged look niya, ang sabi ko. Hindi naman dahil sa may tattoo siya kaya hindi maganda ang pakaramdam ko sa boyfriend mo. Hindi naman basihan ang tattoo para masabi mong masama o mabuti ang isang tao. Lalaki ako anak, malakas ang pakaramdam ko sa kapwa ko lalaki at hindi maganda ang pakaramdam ko kay Ronald. Bakit hindi na lang si Douglas ang gawin mong boyfriend? Ang sabi pa ni Papa. Pa, hindi mangyayari yan. Never akong magkakagusto sa mukong na yun. Matigas kong tutol. Pero kahit nandidiri at kinikilabutan ako sa mga sinabi ni Papa ay inimagine ko pa rin na paano nga kaya kung naging jowa ko si Douglas. Naku Papa Dudut, kahit sa imagination ko ay inaasar niya pa rin ako. Baka wala pang isang araw ay mag-break kaagad kami kapag nangyari yon. Kasi alam ko na wala siyang gagawin kundi ang asarin ako. Isang gabi pag-uwi ko ng bahay mula sa pakikipag-date kay Ronald ay sinabi sa akin ni Mama na may ibibigay daw si Douglas sa akin. Kaya pumunta ako sa bahay nila. Ayoko sanang pumunta at baka may binabalak na naman na pang-aasar ang mokong na yon, pero sinabi ni Mama na pumunta ako dahil binili pa raw ni Douglas sa ibang bansa ang ibibigay sa akin. Siyempre effort na bigyan ka ng tao ng regalo kaya pumunta ako kina Douglas. Ang nanay niya ang nabungarang ko. Pinapasok niya ako sa kwarto ni Douglas dahil yon ang sinasabi ng anak niya. Kampante akong pumasok sa kwarto ni Douglas dahil kahit mapangasar siya ay alam kong hindi siya gagawa ng kung ano sa akin. Napangiti si Douglas nang makita ako. Sinabi ko na naroon ako para kunin yung ibibigay niya. Oo nga pala, first time kong makapasok sa kwarto ni Douglas ng gabing yon. Isang box ang inabot niya sa akin. Binuksan ko na at baka may prank pero ang laman pala ng box ay mga shampoo, conditioner at hair strengthener. Niloloko mo ba ako, Douglas? Asar kong tanong sa kanya. Ha? Hindi ah. Binili ko talaga yung mga yan para sa'yo. Lahat yan ay pampastraight ng buho kasi alam ko na ayaw mo nang bumalik pa sa pagiging babaeng pansit kanton. Ibibigay ko sana sa'yo yan nang dumating ako pero nahiya na ako. Ang wika pa ni Douglas. Mahiya ka rin pala sa katawan, no? Anyway, thank you, ang sabi ko. Aalis na sana ako pero pinigilan ako ni Douglas. Ang sabi niya ay meron pa siyang sasabihin tungkol daw kay Ronald na boyfriend ko. Tinanong niya ako kung meron ba akong napapansin na kakaiba sa kilos ni Ronald. Nang sabihin kong wala, ang sagot niya ay maging mas mapagmatsyag daw ako at lakasan ko ang aking pakiramdam. Iniisip ko na isa na naman yung paninira at kasinungalingan ni Douglas kaya hindi ko yon binigyan ng pansin. Ngunit matapos yung sabihin ni Douglas ay doon ko lang napansin na parang may kakaiba nga sa kilos ni Ronald. Noon ko lang napansin na hindi na siya kasing sweet ng dati. Kapag makikipagkita ako sa kanya ay palaging hawak ang phone at halos hindi na ako kinakausap. Dati ay hindi ko yun napapansin at ayos lang na ko ang palaging nagsasalita. Tama si Douglas, Papa Dudut. May mali kay Ronald. Hanggang sa hindi na nga ako nakatiis. Kinausap ko si Ronald kung bakit bigla siyang nagbago. Tumawat siya at sinabi na masyado akong paranoid. Nang ipilit ko na marami akong napansin na changes sa kanya ay bigla siyang nagalit. At iniwanan ako sa restaurant kung saan kami kumakain. Nagumpisa na ako magduda kay Ronald, Papa Dudut, na paranoid na ako sa tuwing hindi kami magkasama. Naging instant detective ako at inisto ko ang social media account ng mga kakilala niya, lalo na ang kamag-anak niya, hanggang sa napunta ako sa account ng isang babae na may profile picture na kasama si Ronald. Ang caption pa ng profile picture ay second chance. Parang gumuho ang aking mundo ng time na yon, Papa Dudut. Ipinakita ko kay Ronald ang picture nila ng babae at doon na siya umamin sa akin. Ang sabi ni Ronald ay meron na siyang asawa at isang anak. Nagkalabuan sila ng asawa niya 2 years ago. Hindi naman daw niya inakala na magpaparamdam ang wife niya habang kami.
Hindi niya rin daw sinasadyang mabuhay ang love niya sa kanyang asawa. Kaya nakipagbalikan siya rito nang hindi ko alam. Matagal na raw niyang nais sabihin sa akin ang lahat pero natatakot siya kaya ang ginawa niya ay naging cold siya sa akin para ako na mismo ang makipaghiwalay. Feeling ko ay nasa isang pelikula ako ng moment na yon, Papa Dudut. Siyempre hindi ko bet ang maging other woman at ayaw din ni Ronald na maging ganon ako. Kaya tinapos na namin ang relasyon. Doon ko nga na-realize na tama pala ang pakiramdam ni Papa sa kanya na manloloko pala si Ronald. Bigla ko naalala ang sinabi ni Douglas sa akin. Binalikan ko siya at sinabi kong break na kami ni Ronald. Sinabi ko sa kanya ang dahilan. Ang sabi ni Douglas, nalaman niya na may asawa na si Ronald bago ko pa nalaman. Nag-alinlangan siyang sabihin sa akin kasi baka isipin kong sinisiraan niya si Ronald. Nakita niya raw kasi sa bayan si Ronald na may kasamang babae at batang lalaki. Kahit na hindi niya raw tanungin si Ronald ay alam niya kaagad na asawa nito, yung babae at anak ng mga ito, yung batang lalaki. Kaya sinabi niya sa akin na lakasan ko ang aking pakiramdam para ako mismo ang makatuklas ng katotohanan tungkol sa aking ex-boyfriend. Naintindihan ko kung bakit hindi direktang sinabi ni Douglas sa akin ang tungkol sa pagkakaroon ng asawa at anak ni Ronald. Tama siya, Papa Dudut. Hindi ko siya papaniwalaan kung siya mismo ang nagsabi. Sa nangyari ay nakita ko na concerned si Douglas sa akin. Meron pala siyang pakialam sa akin dahil kung wala ay hindi niya ako bibigyan ng babala tungkol sa aking ex. Hahayaan niya na sana ako maging tanga at lokohin ng ibang lalaki. Kaya para kahit papaano ay makabawi ako kay Douglas ay ipinag-bake siya ng cookies. Actually ay hindi ako marunong mag-bake. Nanood lamang ako sa YouTube ng tutorial. Gusto ko kasing bigyan si Douglas ng bagay na ako mismo ang gumawa at cookies ang naisip kong madaling gawin. Wow, thank you Cathy ha. Hindi ko akalain na nagbibake ka pala. E teka, baka may lason to ha? O baka maya't maya ako sa banyo kapag kinain ko to, no? Biro pa ni Douglas. Sige, asarin mo pa ako at last mo na yan. Pambawi ko yan sa'yo kasi kung hindi mo sinabi na makiramdam ako kay Ronald ay hindi ko mapapansin ang mga mali sa kilos niya. Salamat kasi may pakialam ka pala sa akin. Kahit simula bata ay inaasar mo na ako. Sincere na sambit ko. Grabe ka naman sa iniisip sa akin. Siyempre may pakialam ako sa'yo. Lambing ko lang yung pangasar ko sa'yo. Ang cute mo kasi kapag napipikon ka, ang natatawa niyang turan. Yon ang pangalawang beses na kinilig ako kay Douglas, Papa Dudut. Umuwi na agad ako at hindi ko na kayang pigilan ang pagtili sa sobrang kilig. Simula ng araw na yon ay nagbago na ang lahat kay Douglas. Hindi na niya ako binubwisit araw-araw tapos ay nagkaroon na rin kami ng chance para lumabas na kaming dalawa lamang. Ipinakita niya sa akin yung bake shop na itatayo niya. Nayatuloy ako sa cookies na ibinigay ko sa kanya. Pero sabi niya ay masarap daw ang cookies na ginawa ko. Sa panlasa niya ay bawasan ko raw ng tamis at perfect na. Hindi ko alam kung may sumanibang anghel kay Douglas. At bigla siyang naging mabait sa akin. Pero para talaga siyang hinipan ng hangin at ang bilis ng pagbabago ng pakikitungo niya sa akin. Pero nagpapasalamat ako sa Diyos kasi ipinakita ni Douglas sa akin ang side niyang yon. Mula sa pagiging aso't pusa ay naging magkaibigan kaming dalawa. Mabilis ako naging komportable sa kanya dahil siguro sa matagal na kaming magkakilala. Nalungkot pa nga ako nang sabihin ni Douglas na isang buwan na lamang ay aalis na ulit siya para magtrabaho sa barko. Nang panahon na yon ay isang buwan nang bukas ang kanyang bake shop. Mag-iisang taon na rin kasi siyang nasa Pilipinas. Kung kailan close na kaming dalawa ay hindi na niya ako inaasar, ay saka naman kami magkakahiwalay. Ang mas nakakalungkot pa ay baka dalawang taon siyang hindi muna uuwi para makapag-ipon ng pera. Eh bakit kailangan pang mag-ipon ng pera, Douglas? May business ka na. Okay na ang bahay ninyo. Ay alam ko na. Siguro meron kang girlfriend na pakakasalan, no? Kaya ka mag-iipon para sa kasal ninyong dalawa, ang pabiro kong sabi sa kanya. Wala akong girlfriend at wala akong papakasalan.
Pero kung sasagutin mo ako ngayon, ay magkakaroon na ako ng paglalaanan ng iipunin ko sa barko. Seryosong wika ni Douglas. Uy Douglas, bumalik na naman sa pagiging mapagbiro mo ha. Ang sabi ko habang palakas ng palakas ang kabog ng dibdib ko. Hanggang sa umamin na si Douglas sa akin. Ano ay matagal na siyang may gusto sa akin. Pero dahil sa nasanay ako na palagi niya akong inaasar ay nahirapan siyang sabihin sa akin ang nararamdaman niya. Baka raw kasi hindi ko seryosohin kapag nagtapat siya. Naramdaman ko na seryoso si Douglas at hindi niya ako pinaprank. Lumipas kasi ang ilang araw ay hindi niya yon binawi kaya ibig sabihin ay seryoso talaga siya. Kaya lang ay nabilisan ako sa kanya. Kaya sinabi ko na pag-iisipan ko kahit ang totoo ay meron na rin akong nararamdaman sa kanya ng panahon na yon. Hindi nga lang ako sigurado at baka naghahanap lang din ako ng taong sasalo sa akin nang mag-break kami ni Ronald. Bago umalis si Douglas ay nag-usap kami, Papa Dudut. Ang sabi ko sa kanya, pagbalik niya ay malalaman niya ang sagot ko at kailangan ko ng panahon para mag-isip. Pumayag naman siya basta pagbalik niya raw ay meron na dapat akong sagot. Inisip ko na matagal pa bago siya bumalik. 2 years to be exact, pero talagang mahilig sa surprise si Douglas. Dahil isang buwan lang ang nakalipas ay bigla siyang bumalik sa Pilipinas. Aniya hindi na raw niya kaya maghintay ng 2 taon para sa sagot ko. Kaya bumalik siya kaagad kahit na ilang araw lang siyang mananatili sa Pilipinas. Bumalik na ako Cathy. Ang usapan natin pagbalik ko ay may sagot ka na. Ang sabi pa ni Douglas. Eh teka lang naman. Ang sabi mo ay 2 years kang mawawala? Ang naguguluhan kong tanong. Yung sagot mo, oo o hindi? Seryosong tanong ni Douglas. Siyempre, oo ang sagot ko, Papa Dudut. Naging kami na rin sa wakas. Sino ba mag-aakala na kahit para kaming aso't pusa noon ay kami pala ang magkakatuluyan sa huli? Kahit ako ay hindi ko nakikita noon na mamahalin ko si Douglas dahil nga sa sobra akong inis sa pagmumukha niya. Hindi rin nagkatotoo yung iniisip ko dati na kapag naging kami ni Douglas ay magbe-break kami kaagad. Umabot pa kami ng 2 years, yun nga lang i-LDR kami ng panahon na yon. Kailangan niya kasing tapusin ang kontrata niya pero bumawi naman si Douglas nang bumalik siya sa Pilipinas. Wala nang propose-propose. Pinakasalan na niya ako kaagad at hindi na rin siya muli pang bumalik sa barko. Sa kasalukuyan ay kami pa rin sa awa ng Diyos. Kahit na halos araw-araw niya pa rin akong inaasar ay hindi pa rin naman kami naghihiwalay. Biro lang Papa Dudut. Nasanay na ako sa pang-aalaska ni Douglas, hindi pa ba ako masasanay eh mula pagkabata eh ganun na ang ginagawa niya. Pero gaya nga ng sabi niya ay lambing niya lamang sa akin yon. Isa pa hinahanap ko na rin talaga ang pang-iinis niya sa akin dahil parang naging parte na yon ng pagmamahala namin. Masaya ako sa piling ni Douglas at hindi ako nagsisisi na siya ang aking pinakasalan at naging ama ng aking 2 anak. Wala akong ibang ipinagdarasal kundi ang mas maging matibay pa ang aming pagmamahalan at sana ay magkasama kaming 2 hanggang sa aming pagtanda. Lubos na nagmamahal, Cathy. Maraming uri ng kwento ng pag-ibig, may nagsisimula sa masaya, merong malungkot at meron din na tulad ng kina Cathy at Douglas na asaran. Sadyang mapagbiro ang tadhana kung minsan kung sino pa ang hindi mo inakala na nakatadhana sa'yo ay siya palang tunay na inilaan sa'yo. Sabi nga makapangyarihan ng biro ng tadhana. Minsan ay dadalhin ka nito sa palikulikong daan bago ka makarating sa iyong destinasyon. Napakagandang makarinig ng kwento tungkol sa galit na nauwi sa pag-ibig. Isa lamang itong patunay na sa huli ay pagmamahalan pa rin ang mananalo at mananaig. Kaya kung ikaw ay dumadaan ngayon sa tinutukoy kong palikulikong daan, huwag kang mawala ng pag-asa at magpatuloy ka lamang. Hindi palagi kang masasaktan. Makikita mo at mararating mo rin ang iyong patutunguhan at makakamit mo ang kasiyahan at pagmamahal na nararapat sa iyo sa piling ng taong nakatadhana sa iyo. Hanggang sa muli, huwag kalimutan na mag-like, share, and subscribe.
Maraming maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya.